God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, so good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Yes, He is. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. True love, real lasting love, is something very different. In fact, the Bible teaches us that love is patient, love is kind, love is humble, love honors others, love is not easily angered. Love offers forgiveness. Love rejoices with the truth. Love always protects. Love always trusts. Love always hopes. Love always perseveres. So how do you live out this kind of love? Love is putting your spouse before yourself. Love is being patient and kind with your children. Love is being respectful to your parents. Love is giving money to the needy. Love is sharing your faith with your neighbors. Love is having patience with a mean coworker. Love is working hard to heal broken relationships. Love is spending a week doing mission work. Love is forgiving that guy at work like Jesus forgave him. Our purpose in life is to experience God's love. To share His love with the world. Today and every day of the year, choose love. Jesus. Whoever does not love does not know God, because God is love. 1 John chapter 4, verse 8. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Kumusta po tayo? Dito po sa amin, may ulan, may bagyo, pero tuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po. So, ingat po tayo at lagi po tayo mag-pray, mga kapatid. Ako nga po pala si Pastor Larry, ang tagapagsalita ngayong hapon na ito. Ano po ba yung mga pinag-aaralan natin? Di ba po, yung pinag-aaralan natin is yung 10 doktrina ng mga taong walang alam sa Biblia na wala naman sa Biblia. Ito yung lagi mo naririnig. Di ba, may lasing kang nakausap, lagi mo itong naririnig. At kung minsan may mga tao kang nakakausap na pag-chinera mo sa Biblia, ayaw nila mag-share kasi may sinasabi sila regarding dito.
ano po ba yung mga yun? Di ba po yung number one, sabi na gano'n, okay lang raw minom kasi si Jesus gumawa ng alak. Ano pa? Number two, sobrang Biblia ay nakakasira ng ulo. Number three, lahat ng tao ay sa langit mapupunta. Number four, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Number five, maintindihan naman ng Diyos kung hindi kami makapagsimba. Number six, okay lang naman hindi umaten kasi pinapadala ko naman ang tithes and offering ko. Ngayon mga kapatid, alam niyo po may specific na sinasabi ang Diyos regarding dito at mahigpit po siya. Amen po. At may mga bagay na ang Diyos iniintindi niya tayo. Amen po. Pero may mga bagay na kailangan natin sundin at dapat nating sundin. Amen po. Number seven po ang sinasabi dito, pwede ko naman maging kasintahan kasi umattend naman. Wow, umattend naman, mga kapatid. Kasi, ibig sabihin nito, siguro umattend kasi may kainan, o kaya Christmas party, o kaya may swimming. Ngayon po, maraming umattend pagka may swimming. At nung nakita mo siya, wow, na love at first sight ka sa kanya. Amen po. At sinasabi mo, oy, pwede na to. Minsan pa naman ang kabataan, sabi ay malungkot ako. Walang nakakaintindi sa akin, di ba? At kung may nakita ka isang magandang dilag, wow, nandun na yung paghanga mo. Pero alam nyo po, maging maingat tayo dito. Kasi alam nyo, sa isang Kristiyano, ang pagkakaroon ng kasintahan ay isang plano na rin ng pagpapakasal. Maseryoso ang Diyos dito mga kapatid, kaya kailangan ito pinagpapasting, pinagpe-pray po itong mabuti at humingi tayo ng guidance sa Lord na siya na ba? Na siya na ba ang God's will ko? Siya na ba ang plano ng Diyos na para sa akin? Itanong natin yan kasi alam niyo po, connected yan sa buhay natin. Every time na meron tayong major decisions, either sa education, either sa business, sa paglipat ng bansa, sa pagpapakasal or sa kurso na kukunin mo mga kapatid, may plano po ang Diyos at kailangan po nating magtanong. Amen po? Dito naman po, lagi ko naririnig ito, sabi nila, pinag-pray ko pa, pinag-fasting pa, I love you with the love of the Lord, sabi na gano'n. At alam niyo po mga kapatid, sinasabi ng Diyos na yung dapat magiging kasintahan mo ay dapat may malalalim na relasyon sa Diyos at kapaninampalataya mo. Sabi niya dito sa 2 Corinthians 6:14, ano po nakalagay? Huwag kayong makipag-isa sa di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? O anumang kaugnayan nang sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos? Siya rin ang may sabi, mananahan ako sa at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo sa kanila, sa kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, pag hindi mo kapananampalataya, mga kapatid, ayaw ng Diyos yan. Siya na mismo nagsabi, kung Kristiyano ka, ang ipag-pray po natin na mapangasawa ay Kristiyan din. At siya yung, sabi nga natin is, yung makakatuwang mo habang buhay. Di ba? At maraming plano ang Diyos sa'yo. At isa dito ay yung pagkakaroon ng mapapangasawa. Kung God's will mo ay siya, edi why not, di ba? Pero kung ang sabi nga ng iba, kung ikaw naman ay walang plano ang Diyos na ikaw ay magkaroon ng asawa, makipag-usap na lang po tayo sa Panginoon. Joke lang. Amen po. So, sa atin, mga kapatid, isa po pong sinasabi dito, number 8, tsaka maboborn again naman din kapag kasal na kami. Pwede ba yun, mga kapatid, kung ang pinaglalaban niya ay iba? Kung ang paniniwala niya ay iba? Mapapangasawa mo hindi mo kapananampalataya at magkaiba kayo ng
patwiran ng paniniwala, pananampalataya, eh, magkakasundo kaya kayo? Alam niyo po, marami, kahit itong bagay na ito, marami naghihiwalay. Amen po. At alam niyo po, sinasabi, ibibigay ko ang bituin ng langit para sa kanya. Nung napangasawa na, eh, binibigay nga tunay kasi binubugbog siya, mga bituin, nakikita niya. So, mahirap. Kaya po ito ay pinagpe-pray at sinasabi niya, bawal tayong makipag-isa sa di sumasampalataya. At mayroon po dito sa Biblia na sinasabi ang Diyos sa story ng paano nagpakasal or nagkaroon ng asawa si Isaac. Ano po ba yung nangyari noong time na yon? Mga kapatid, makipagbukasan po kayo sa akin sa Genesis 24. Amen po. Masaya lang po tayo. Amen po. Kasi LCM yung pinag-uusapan natin. Amen po. Ang sabi po dito, matanda na noon si Abraham. So, bibilisan ko na lang po ng konti. At nung time na yon, pinagpala siyang lubos ng Diyos. At nung time na yon, mga kapatid, sabi niya, inutusan niya yung pinakamatandang alipin niya na humanap na mapapangasawa si Isaac. Ang ginawa niya, naghanda po yung kanyang alipin at kumuha ng mga kamelyo, ng mga pangregalo, mga ginto, mga mamahaling damit para humanap ng mapapangasawa para kay Isaac. Ngayon po, sabi ni Abraham, sumumpa ka sa akin, nahihahanap mo siya, nadadalin mo siya dito. At huwag ka kukuha dito sa lugar ng Kanaan. Ang puntahan mo is kung saan ako lumaki or sinilangan kong lugar. At ito po ay doon sa Mesopotamia. At nagpunta nga doon yung kanyang alipin, mga kapatid. At nung nandun na siya sa lungsod, malapit dun sa tinitirahan ni Nahor, mga kapatid, huminto siya doon sa balon ng tubig at nanalangin po siya sa Lord. So dapat po yung mapapangasawa po natin, kailangan pinapanalangin po talaga natin. Amen po. At with the guidance of the Lord. At ang panalangin niya po dito, sabi na ganon, siya ay nanalangin sa verse 12. Sinabi niya, Yahweh, Diyos na Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad, tuparin ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ko ang pagdating ng babaeng buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikinom sa isa sa kanila kapag sinabi niyang uminom ka at papainumin ko rin ang iyong mga kamelyo, yun na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Pagkatapos yung manalangin, nandyan na yung prayer, mga kapatid. Ano po ang nangyari? Dito po dumating si Rebecca. At si Rebecca po, ang ginawa niya, inalalayan niya yung alipin, mga kapatid, at pinainom niya ng tubig, at ganyan din po yung mga kamelyo. At doon, mga kapatid, nakakasigurado na yung alipin na si Rebecca ang pinadala ng Diyos para kay Isaac. At alam niyo po, ang isa pa dito, sabi niya, kung ito ay sasama sa akin, kung si Rebecca ay sasama sa akin, pabalik, siya na nga yun. Ngayon kasi ang sinabi ni Abraham sa kanya, okay lang kung hindi sumama sa iyo, basta ginawa mo yung pinapagawa ko sa iyo. Pero isa po dito is si Rebecca ay talagang sumama kasi alam niyo po, ito yung plano ng Diyos. Mga kapatid sa atin, dapat nandito yung pananalangin natin. Hindi pwedeng dahil na in love ka sa kanya, pwede na. Pero minsan, kahit na Kristiyano na, namamali pa rin ng pili. Bakit?
hindi yung God's will or yung sinasabi ng Diyos, udyok ng Espiritu ang pinapairal, kundi yung udyok agad ng puso. Meron, sasabi, siya na ang God's will ko. Pero pagka naman nandun na, ay hindi pala. Pipili na lang akong iba. Para kang nagbibigay ng something sa isang tao at nawawala sa'yo. At pagdating nung God's will sa'yo na ibinigay ng Diyos, eh baka wala ka nang maibigay. Sasabihin mo ng iba, ay nagpakasal na ako, maboborn again rin naman siya, ibibigay sa akin yung bituin sa langit. Pero anong binigay? Sorry po, pero black eye ang binigay, bituin na umiikot ang binigay. Marami po nagre-reklamo. Sabi nila, Pastor, ano nangyari sa akin? Bakit ganito ang buhay ko ngayon? Sana sumunod ako sa inyo. Eh sana sumunod ka. Kasi nung time na sinasabi ng pastor sa'yo, wag siya. Wait ka lang dun sa plano ng Panginoon sa'yo. Pero mga kapatid, hindi nakinig kasi bugso pa rin ang damdamin. Ano po nangyari? Ayun po, ayun, lumuha, ano pa ba? Lumabang uso at umiyak. Sana, sayang. Di ba po? Ang sinasabi po dito, mga kapatid, sabi na gano'n na okay lang, maboborn again naman siya. Mga kapatid, ang sinabi ng Diyos, huwag tayong makipag-isa sa hindi pananampalataya. At dito po sa Malakay 2 verse 15, ano po nakalagay? Sabi niya, has not the one God made you? You belong to Him in the body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. So be in your guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. Ano ba hinahanap sa iyo? Maka-Diyos na sabi niya na mga anak, a godly na family. Yun ang plano ng Diyos sa iyo. At magagawa mo ito kung nagtatanong tayo sa Panginoon. Kung nagpapasing tayo sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng pastor, na-inlove ako eh. Pinag-fasting ko na. Sigurado ka ba dyan? Alam niyo po, pinag-fasting mo na ba yan? Pinag-pray mo na ba yan? Ano po bang susunod doon? Sasabihin ng pastor sa'yo, handa ka na bang mag-asawa? Di ba? Pagka-Kristiyano ka, nandun na po kasi yung ban eh. Ewan po sa ibang church, mga kapatid, pero sa atin, isa tayo sa sabi ko ng worth it, maganda, maayos, para sa akin po maayos yung policy natin dito sa LCM. Isa tayo sa worth it, maganda, maayos, pinapangalagaan ka. At alam niyo po, isa rin tayo sa bigong stricto pagdating sa bagay na ito. Kasi ang gusto ng church natin is mapabuti ka. At alam niyo po, ang sarap po kung makasal pagka sa rema ka. Kasi ibig sabihin, nagpa-submit ka. Nagpa-guide ka. Maalala ko po dati, ayun, may mga hindi po perfect ang naging love life ko or ang buhay ko, mga kapatid. Pero pagka ginawa mo yung para sa Panginoon at pinag-pray mo, inayos mo yung nagpa-submit ka with regard sa LCM, mga kapatid, worth it. Kasi alam niyo po, may plano ang Diyos kung bakit siya ang darating sa buhay mo. May plano ang Diyos kung bakit siyang darating sa buhay mo. Alam niyo po, dumating yung time na yung pala, yung mapapangasawa ko, yun yung tao na talagang magpapalakas sa'yo in time na nandun ng mabigat na problema, yung tao na talagang nandyan. Pagka hindi lang sa saya, sa mga blessing, ganyan, hindi eh. Hindi ka iwan kung nasa deepest na down ka, sobra.
At praise God, mga kapatid. Talagang ang plano ng Diyos ay isa sa masasabi mo, ito ang best na plano. Yung ipasubmit mo, pati yung heart mo, hindi lang yung regarding sa LCM, plano mo sa anumang bagay, isubmit mo lahat sa Panginoon. At alam niyo po, meron pa dito sa Bible ang sinasabi niya, mga kapatid. Therefore, I urge you, sa Romans 12 verse 1 to 2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kailangan yung bagay na ito, pagdating sa Love Life, mga kapatid, ay may offer natin ng maayos. Sabi niya, holy and pleasing to God. Hindi nababahiran ng anumang karumihan. At alam niyo po, yung answered prayer, yan po yung sana yung mangyari. At hindi po yung masasabi mo na sayang naman kung nakinig lang ako kay pastor. Diba? Sayang naman kung nakinig lang ako sa Panginoon. Hindi sana sa akin nangyari yung bagay na ito. Wala yung pagsisisi. At sinasabi po dito, hindi po totoo na umatin lang na minsan, pwede na. Hindi. Kailangan binibuild niya yung sarili niya sa Diyos. Kailangan may malalim siyang relasyon sa Panginoon. Amen po. Na sa time na ikaw naman ay sabi mo nang nadadown, nandyan siya, nananalangin at pinapalakas ka sa Panginoon. At yung sinasabi nila, maboborn again naman pagka nagpakasal kami. Marami po mga tao naghihiwalay dyan kasi magkaiba ng paniniwala, ng pananampalataya. Meron po akong ipapalabas po para sa inyo, isang illustration lang po ito, i-check po natin yung message. Amen po. May papalabas po ako para sa bawat isa. Share ko po yung screen. Ayan mga kapatid, illustration po yan na sasabihin mo, Lord, ibibigay kong lahat sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Di ba sinasabi po natin yan? Minsan mga Kristiyano, painumin mo ng alak, hindi yan iinom, matibay yan. Pag-prayin mo yan, nagpe-pray yan. May disiplina yan. Pero alam nyo, minsan, ang mga Kristiyano, saan bumabagsak? Sa LCM. Nagkakamali yan. Minsan,
ito po masakit. May mga Kristiyano, Kristiyano na. Pero dumating yung time, sorry po, pero minsan nabubuntis pa na maaga. Wala sa plano. Yun po ba ang plano ng Diyos sa atin? Tapos sasabi mo, ang hirap ng buhay ko? Yun ba ang best na bibigay sa'yo ng Panginoon? Doon po ba sa ating illustration, sabi niya, maglilingkod ako sa Panginoon. Bibigay ko ang time ko, ang effort ko sa inyo. Pero mga kapatid, nung na-inlove, bumagsak. Iniwan ang lahat. Ibibigay ang lahat. Alang-alang doon sa pag-ibig. Hahamakin ang buong mundo. Ipaglalaban ko ang pag-ibig. Ganon po ba ang gusto ng Diyos? Yun po ba ang plano ng Diyos? Or sa likod ng pagsunod mo at doon sa pagpe-pray mo, masarap pong mahalin ang answered prayer na tao, na God's will na tao. Kasi yan yung binigay sa'yo ng Diyos na hallelujah, and wala kang pagsisisihan habang buhay. Kaya maghintay ka. Pero kung pinagpalit mo ang Panginoon doon sa bugso ng damdamin mo, marami na sayang. Kasi may iba palang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Kasi mas maganda pala yung bibigyan ng Diyos. Bakit hindi po natin ipag-pray at hanapin yung plano, yung God's will ng Diyos para sa atin? Amen po? Diyan sa paglilingkod mo, mga kapatid, hindi dapat humahadlang dyan yung love life mo. Hindi yan nagsasabi na huwag kang umatin. Hindi yan nagsasabi na sumama ka sa akin, iwanan mo yan. Hindi yan yung nagda-down sa'yo. Dapat yung plano ng Diyos, alam niyo po kung ano ang plano ng Diyos, siya pa yung nagpupus sa'yo. Siya pa yung nagsasabi sa'yo na gawin mong mabuti yung ministry mo. Di ba po ang sarap? At ang sabi ng Diyos, mas marami pa akong plano. Mas marami pa akong ibibigay kaysa dyan sa pinaplano. Di ba po? So, mga kapatid, sabi niya, huwag tayong makipag-isa sa di sumasampalataya. Amen po? May babasahin po ako dito sa Ephesians. Dito na po ako magtatapos. Ephesians 5:7-10. Ang sabi niya na ganon, kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa paliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sigapin po natin. Kahit na po sabi mo siya na ang answered sa panalangin mo, siya na ang God's will mo, mga kapatid, ingatan mo yan. Dapat ang relasyon nyo ay maging holy, kalugod-lugod sa Panginoon. Amen po. At doon, sabi ko nga, ulitin ko, pagka ang Kristiyano nagplano na ng magkaroon ng kasintahan, ang pakibat na ito, mga kapatid, ay may plano na siya na yung kasintahan niya, makakasama niya habang buhay. Kaya dapat mag-ingat siya sa pagdidesisyon, dapat ipanalangin niya mabuti, ipag-fasting niya ito, at lagi magtanong sa Panginoon at magpa-guide sa kanyang pastor. Minsan yung mga lihim-lihim na yan, mga kapatid, nako po, sinasabi ko sa inyo, malalaman rin ng pastor niya yan, yung mga tago-tago na yan, ay nako, sabi ko po sa inyo, mas maganda mga kapatid, magpa-guide tayo sa pastor natin, sabihin natin. At yung totoo, sabihin natin na hindi yung hapap lang. Kasi mga kapatid, pag ginaid ka ng pastor mo, ay nako, ang gusto ng pastor mo is yung best sa'yo. Yung best sa'yo. Hindi yan magsasabi na wag yan kung walang dahilan. Laging may sinasabi yan or may ginagawa yan na mas nakakabuti para sa'yo. Kaya magpa-guide po tayo. God bless po sa bawat isa. Sige po, mag-pray po tayo.
Yes, so God, Lord, maraming pong salamat sa oras na ito. Salamat po sa mga napag-aralan namin. At Lord, sa regarding sa LCM, Lord, tulungan mo kami na Lord, yung kalooban mo, Panginoon, yung God's will mo ang mangyari, Panginoon, sa amin. Hindi lang sa love life, Panginoon, pati sa mga plano namin. Lord, doon sa work namin, kung kami man may mag-abroad pa, or sa anumang bagay, Panginoon, major decision ng buhay namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, maging sensitibo kami doon sa mga pinapagawa mo sa amin. At Lord, kahit anong mangyari, Panginoon, ikaw ang aming susundin, ang aming paglilingkuran, O Diyos, at ang mga bagay na ito, Panginoon, alam po, God, isa sa ayos mo, step by step, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan po, kumusta po tayo? Magandang hapon. Salamat po.